Sa unang balita, di alintana ng mga kabataan mula sa distrito ng East Bulacan, Tubi ang halos 12 oras na hike sa kabundukan ng Sierra Madre upang maabot at paglingkuran ang mga kapatid nating dumagat sa Sitio Inuman, San Isidro, San Jose del Monte, Bulacan. Yan ang kahangahangang Mountain Ministry sa balita ni Beulah Vidayo. October 4, 2019, araw ng Biyernes. Pinatunayan ng mga kabataan ng East Bulacan, Tubi sa distrito ni Pastor Joey Mamakang na walang anuman na makakahadlang upang maibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa mga katutubong dumagat dito sa Sitio Inuman. Ang Sitio Inuman ay sinasabing matatagpuan sa pusod ng Sierra Madre. Ito ay may 25 hanggang 35 kilometrong layo mula sa Kapatagan, na anupat inaabot ng 10 oras o higit pa ang paglalakad patungo sa lugar na ito. May batuhan, putikan at mga ilog na tatalirin. May matatarik na ahulin at malalalim na bangin, na madalas ay iyong lalakbayin kasabay ng matinding init o pagbugso-bugsong pag-ulan. Ngunit, sa kabila ng hirap upang marating ang lugar na ito, ang mga batang manggagawa ay nagpapatuloy upang maihatid ang tulong sa mga katutubo at maipadama ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Dahil sa walang ospital sa kabundukan at malayo ang kabayanan upang magpagamot, isang batang naputukan ng patungkap ang hindi na muling nakabalik sa ospital upang ipagamot ang kanyang naputol na kamay. Mabuti na lamang, sa pagkakataong ito ay meron tayong nakasama na isang eksperto sa medisina na kung saan siya ay nakatulong upang muling gamutin ang kanyang sugat. Kasama natin sa pagkakataong ito si Sister Genevieve Tumbaga. Magandang hapon, Sister Genevieve. Ayan. Ano po yung pakiramdam na kayo ay makatulong sa isa sa ating kapatiran na dumagat? Masarap sa pakiramdam ang makatulong sa mga. Masarap sa pakiramdam. Napakasarap talaga, no? Parang binahagi mo yung kabutihan ng Panginoon sa kanila. Totoo. Pero yung karanasan mo ba, noong ikaw ay papunta dito, pwede mo bang ibahagi sa amin? Nahirapan po kami papunta dito. Sa una, magbilis ang grupo. Kaso nga lang, nung kalagitnaan na, malakas ang ulan. At syempre, kapag may ulan, may tubig. So, ang hirap talaga maglakad, lalo na kapag medyo mataas at paakyatan pa yung lugar. Tapos pagpababa, nakakadulas, nakailang tumba din ako. Nung malapit na kami, dalawa sa amin, sa mga kasamaan ko ang mahirapang maglakad. Dahil sa sobrang sakit ng mga tuhod. Yan. Hindi lang dalawa, marami pa sila nagreklamo na pagbalik. Pag-akit nito. Masakit ba yung katawan mo sa mga pagkakataon nito? Opo. Sobrang sakit. So ang tanong ko, kung masakit ang katawan mo ngayon at naranasan mo yung sobrang hirap ng pag-akit pagpunta sa lugar na ito, babalik ka pa ba? At ba? Siyempre naman po. Bakit ka babalik? Para sa paglilingkod sa Panginoon. Para sa paglilingkod. Amen. Ngayon, ano po yung mensaheng maibahapatid mo sa ating mga kapatiran na nanonood sa pagkakataong ito? Ayan, sa pagkakataong ito, mga kapatid, inaanyayahan ko kayo na maranasan din ang aming mga naranasan. Hindi lang masakit at mahirap, masarap din maglingkod sa Panginoon. Lalo-lalo na ang maabot ang mga katulad nila dito sa taas ng mundo. Lalo-lalo na sa mga tribo ng dumagat. Maraming salamat sa iyong pagkakataon, Sister Chen. Maraming salamat. Sa pagkakataon ito ay makakapanayam po natin ang leader ng grupong ito, ang district pastor ng East Bulacan, Tubi na si Pastor Joey Mamakang. Magandang umaga, Pastor. Magandang umaga, Bula. Gaano po ba tayo kadalas na nakakaabot sa lugar na ito? Usually umaabot siguro ng 3 to 4 times sa isang taon. 3 to 4 times sa isang taon. So, batid po natin no, kung gaano kahirap yung trail na ating dinadaanan papunta dito at kung gaano siya kalayo. Inaabot siya ng 12 hours, tama po ba? Ayan. So, sa kabila nung hirap ng ating daanin, ano po ba yung nagbibigay inspirasyon sa'yo para ikaw ay magpatuloy sa pag-akyat dito at paulit-ulit pang bumalik? Para sa akin, yung inspirasyon ay yung ikaw ay makapaglingkod sa mga katutubong dumagat na kung saan doon mo mararanasan yung saya, yung kasiyahan, madadama ng iyong puso at kung paano mo sila makita na kung sila ay masaya na kapag merong bumibisita sa kanila. Sa mga pagbisita nito ba sa kanila, ano-ano yung mga nakita niyo kanilang pangangailangan? Siguro in general ay yung edukasyon. Unang-una yung edukasyon sa salita ng Diyos upang sila ay maturuan
Pangalawa ay yung sa kanilang kalusugan, kung paano mapangalagaan ang kanilang sarili, yung tamang hygiene. Plastic naman na binabag. Tapos yung kanilang livelihood. Ay, ano po yung inyong panawagan para sa ating mga taga-subaybay sa pagkakataong ito? Akin pong panawagan sa mga taga-subaybay, kung kayo po ay mayroong maitulong sa ating mga katutubong dumagat kahit sa anong paraan, sila po ay natutuwa na makatanggap sa inyong mga tulong na ibibigay para sa kanila. Okay, maraming salamat po, Pastor Joey. Thank you so much sa inyong pong panahon. Mula sa Sinchoin Wuhan, ang isabi! Mula sa kabundukan ng Sinchoin Wuhan, ako si Yula Bidayo ng Pulat para sa Hope Channel Philippines.